Today guys, and welcome po sa ating video. Today, pag-usapan po natin kung paano tayo mag-secondary monitor sa paggamit ng Easy Worship. Anyway, shout out muna kay Sam's Inspired. Hello po, I just wanna ask po paano po ma-project ang aong pag mag-go live na. Nung nag-go live po kasi, ako ang whole application po mismo ang naka-live. Kita po lahat, pati line up. Paano po? Okay, thank you so much for request. Sa video po ito, ipapakita po namin sa inyo ang kung paano tayo mag-secondary monitor bago tayo mag-open ng Easy Worship. Ang gagawin po lamang ay press window key, then P. I-click ang extend. Matapos maklik ang extend, mapapansin mo ang TV ay hindi makikita yung mga makukulit o masasagabal na apps na lalabas sa screen. Buksan ang Easy Worship. Double click po ang kailangan para i-open ang Easy Worship. Kapag may lumabas na Easy Worship Free Edition window, i-click ang X. At heto na po ang Easy Worship na ipapakita namin sa inyo. Ito pong uri ng software na ginagamit sa Christian Church. I-click ang Edit at Options. As you can see, makikita po natin yung Live Options window. Sa Output Monitor, i-click mo lang yung Monitor to Secondary. At i-click ang OK. Mapapansin mo sa screen na walang makukulit na lumabas. Subukan po nating i-array yung mga lyrics at mga songs na ilalabas dun sa secondary monitor. Click Go Live. Then click ang lyrics or you can use up and down keyboard for the next slide. So makikita po natin yung mga lyrics ng mga Christian songs. Pag matapos na yung kanta, i-click ang clear upang mabura yung mga lyrics. So, dyan pong nagtatapos sa ating video for today. Thank you so much for watching. Please subscribe on my YouTube channel for more videos. Goodbye! Stay tuned para sa next vlog.